go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Ibinulgar ni Carmina Villaroel ang asawang si Zoren Legaspi. Sa kanyang bagong upload na YouTube vlog na, Sagot o Lago, kung saan, kasama pa rin niya ang mga kaibigang sina Candy Pangilinan, Jelly at Janice de Belen, may tanong kung never pa raw ba silang nag-uwi ng mga shampoo, etc., sa hotel. Sabi ni Janice, palagi. Which means, inuuwi niya sa bahay ang mga ito. Pero iba ang kwento ni Carmina tungkol kay Zoren. Normal, naman na inuuwi nga ang mga toiletries ng mga hotel, pero warning ni Candy, huwag kayong mag-uuwi ng bathrobe ha. Pero chika ni Carmina, alam nyo, si Zoren, guilty dyan. Palagi siyang nag-uuwi ng robe. Hindi, ko maintindihan kung bakit. Sabi niya, free raw. Sabi ko, honey, hindi, talaga. Sabi niya, bakit? Inuuwi niya sa bahay namin. Kaya ang daming kung ano-ano ng hotel. Kaya kapag may nawala sa hotel, si Zoren yun. Tawanan sila, hindi, kaya after ng vlog ni Carmina na ito, alerto na ang mga susunod na hotel na pagstayan nila or bigyan na lang ng freebies agad-agad ng bathrobe si Zoren, ha? Samantala, February 2021 nagkwento ang mag-asawang Carmina at Zoren Legaspi patungkol sa naging buhay nila noon lalo na nang nasa Amerika sila. Uno ng fun stories sina Carmina Villaroel at Zoren Legaspi nang mag-reminis sila ng kanilang buhay sa Amerika sa Sarap Diba? Bahay Edition. Matatanda ang sina Carmina at Zoren ay nanirahan noon sa Amerika at doon din ipinanganak ang kanilang kambal na anak na sina Mavi at Cassie Legaspi. Kwento ni Zoren, noong baby sila sa sofa lang kami natutulog. Sofa bed yun actually. Dugtong pa ni Carmina, ako yung sofa bed, yung sayo bed talaga. Ayon kay Carmina ganon ang naging setup nila sa Amerika dahil nakikitira lamang sila noon sa kapatid ni Zoren. Nakitira lang po kami sa brother ni Zoren sa States, si JP. They only had one bedroom that time. Yung sala nila, sorry na convert na namin into our bedroom. Yung sofa bed sa akin and kay Cassie. Yung bed na nilagay nila doon si Maverick at si Zoren. Inamin ni Carmina na masaya na nakakapagod ang pagkakaroon ng kambal na anak. Kami po ni Zoren, times 2, doble po ang kasiyahan na nararamdaman namin ni Zoren, 2 times din yung pagod. Nagtanong, naman si Mavi at kasi ng ilang mga detalye noong sila ay babies pa lamang. Sino, ang mas masungit o iyakin sa kanilang magkapatid? Tanong ni kasi kina Zoren at Carmina. Sagot ni Carmina, walang masyadong iyakin eh. Wala namang iyakin sa inyo. You, guys are typical babies, iiyak lang kayo when you guys are hungry or iiyak lang kayo kapag mayroon ng pupo yung diaper ninyo. Ibinahagi naman ni Carmina na sa kambal, si Cassie ang mahirap patulugin. Si Cassie ever since mahirap na talaga siya patulugin. Kailangan talaga ehehele ko siya. Kailangan kakantahan ko siya, sway, gusto niya lakad. Inalam naman ni Mavi kung sino ang maituturing na happy baby sa kanila ni Cassie. Pag-amin ni Carmina, pareho kayong happy babies. May times si Maverick yung nagsasmile, may times na si Cassie. Ngayong, dalaga at binata na ang kambal may mensahe ang Sarap Diba? Bahay Edition host sa dalawa. Kahit na hindi na kayo mga babies, para sa mga mata namin ang tatay ninyo eh talaga namang mga babies namin kayo forever. I always say that kahit na 20 na kayo, kahit na 30, 40, you will always be our babies. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw. Maraming salamat!